Yes, ma'am. Good evening. Okay. Good evening din sa Pilipinas, and then good afternoon dito sa Riyadh. And then last time natapos na natin yung floor plan natin. And then yung pinangako ko sa inyo na mag-proceed tayo sa plumbing with isometric at saka yung basic modeling sa AutoCAD para i-prepare ko kayo sa ibibigay ni Sir siguro within hindi ko alam kung anong schedule siya sa advanced AutoCAD or sa modeling dito sa AutoCAD na to. And then that's it, and then let us proceed now. And then, dahil pa plumbing yung pinag-uusapan natin. Just a minute.
Okay. Dahil sa kuan sa plumbing na i-inscribe muna natin yung kuan tawag ito yung sa water system or portable system natin para at least makakuha kayo dito. Okay? Ngayon, magandayo ng tawag ito, ng maglatag tayo ng tubo dito. Either guys, kung nasa kuhan kayo, kung mayroon kayong ceiling or ikaw na lang natin sa palakarin na lang natin yung kuhan, yung ano daw ito, yung portable water sa may pa lang sa may taas o sa ceiling ninyo kung may mayroon may ceiling. Okay? Ngayon, ito na. Okay. Nagawa tayo ng second dito. Kailangan guys na nagawa nyo na yung one, yung portal na ito para at least sa hindi na ako tawag ito, hindi na ako mag-ulit-ulit na. Okay? Yan. Ay sabihin natin, kung lang as temporary lang para mag-spares natin yung plumbing, gawin natin 28 lang. Minsan kasi 15, 28, 32, yun ang size ng nasa plumbing. Okay? Ang gawin natin ito. Sabihin natin 30 na lang, no? Para ma-visualize ninyo yung tawag ito yung plumbing pictures natin. Okay, copy natin, CO. Tapos lagay natin dito. And then, sa ganito, kailangan nyo yung i-on yung porto yung F8. Ito din. Left and right. Kasi may dalawang kwan po guys, yung mga sir o mga ma'am, yung kwan natin, yung natawag ito, yung water. Kailangan, pero kung sa residential lang, isa lang. Pero sa may kwan, sa may high-rise building o sa construction, may heat water at saka yung cold water na tinatawag. Okay? Ayan, lagay natin dyan. Yan. Tapos dito sa kabila din. Copy natin. Yan. Dito sa kabila. Lalagay ko lang dito yung proper. Kailangan kung cold water, kailangan nasa left side sa kung naka-kuwan tayo sa tinatawag ito sa floor plan. Okay? Deep side yan kasi yan yung supply niya. And then, okay, yan. Dito sa, may kuwan pa dito sa baba, pero wag lang muna yan. Tapos dito. Yan. Natin dito sa yan, dito na siguro. Asan ba? Dito. Kasi kung sa taas yung kwan natin, tawag ito, kung sa taas yung portable water natin, lalagay tayo dito ng para sa source. Dito. Yan, para aakyat siya. Porto on or porto off. Dito. Kasi may dirty kitchen sa likod eh. Dito natin ilagay or
Almost yan, palagi yan, dito yan sa may gilid ba atres. Para pupunta yun sa ceiling. Okay? Tapos yan ha, yung kuha natin. 1, 2, 3, 4. 4 yung kuha natin. Yung nutra to para sa portable water natin. Para sa sa tubig. Tapos lagay tayo dyan. Lagay dyan. Diretso po ha. Oops. At dito na lang. Well, minsan, may dito sa toilet na to, may tinatawag sila na heater dyan na ilalagay. Pero sa atin, wala muna. Ito is a small residential lang. Okay lang yan. Tapos lagyan natin ng gray. Ano bang ba? Blue. Yan. Tapos, kuha natin. Kasi may araw yun, guys. Gawa na natin ng araw. Ilid natin. Ilid natin. Yan. Para magkagawa tayo ng araw. O later na. Tapos ito i-extrude na lang natin guys para at least makuha ang kuha naman natin dito para makakuha na ng araw. Tapos atake natin to para yan. Yan. Para makita ng nasa construction kung saan ba yun pupunta. Okay? Tapos i-move natin dito. Ayan. And then rotate natin. Okay. Tapos dito. Ayan siya. I-attach natin yan. Ayan. Tapos dito sa kabila din. Isayin na lang na ito. Isayin na lang natin ito. Pero, pero kailangan naka anong tawag ito? Nakapili siya. Yan, pili natin. Bali yung R niya is sabihin natin 10. Example man naman to eh. Pero pagdating nyo dun sa may kwan, sa may size metric. Yan. Okay. Ito din, pili natin. Excuse. Dito din, naka-elbo din. And dito din sa kabila. At saka baka magtaka kayo guys na kasi dito may kwan yan, may ano tawag ito, may tinatawag na standard. Yan. Standard mula sa may center nito ng closet tapos ng was PC natin. Tapos, mukha niya, may tinatawag din na dimension. Mula sa center hanggang dito sa right side. Okay?
post dito. Yan. Wala natin. Ito loaded. Okay. Yan. Okay. Dito din isa. Or, either dito, copy mo na lang to. Kasi pareha lang yung distance nila. Yan. Yan. Tapos, hindi natin. Okay. Ito guys, hindi na ito pangkwan. Hindi na ito visit. Kundi, paano ito? Nasa trabaho na tayo ever na ito yung ibibigay sa ibibigay ng tao ito ng mga engineers natin. Okay. Tapos gagawa tayo ng layer para at least pagka-off natin mamaya para sa may tao ito para sa symmetric at least makuha lang natin na siya lang yung ang kukuha natin. Okay? At saka, there new. New. Tapos, plumbing. Or, hindi pala plumbing. Cold. Sea. Water. Ayan. May mga kuha niya. Cold water. Hot water. Drainage. Whatsoever naman. Mamaya na yung iba. Internal natin. Cold water. Tapos ito. Ganyan natin ito. Ayan. Tapos hindi continuous. Ayan. Lagay natin dito guys. One na lang. Patawag ito. Hidden siguro. Or yung line type. Kailangan pindutin nyo yung continuous nito, okay? Sa cold water. Tapos magdulot kayo para at least pupunta kayo sa line type reloader. And then sabihin natin, task na lang. Just 5, 2, yan. Tapos, okay. Tapos, gas. Icon natin, click natin. Yan. Tapos, yan siya. Tapos, icon natin ito guys. Lahat ng kablo. Yan. Yan. At saka may symbols yan dito guys kung going down yung multi-types sa multi-types sa baba or aakyat siya ganyan. Okay. Yan. Tapos lagay natin sa CW natin. Okay. Yan. Tingnan nga natin. Yan. Okay. Nakatouch siya. Okay. Pagkatapos ito, dito sa may kwan, sa may tinatawag na tawag ito, na dito sa baba, sa layout pala. Yan. Distinguish na tayo. Tingnan natin. Tapos, laki dito. Okay. Manakin muna dito. One. Kailangan sa 1.2. Sabihin natin. 1.02. Sample lang.
Tapos, punta tayo dito sa layout. Tingnan natin. And, kuha natin. Gawin natin to para makapal daw. Kapalan natin. Kasi polyline to, dito kayo sa global width. Ikuha nyo sa global width. Kailangan po sa yata. Ito. Tingnan nyo natin sa kuha, sa liyo. Ito. Kailangan kuha natin po. Wanda. Diba? Global width. Sabihin natin ito. Para distinguish na yun pala yung for natin. Okay. Pero kailangan guys dito i-establish muna yung tinatawag na yung linya na polyline. Ayan. Kailangan ito. Ito guys. Kailangan nakabreak ito. Kasi pababa siya eh. No? I-break natin. Parang ito. Yan. Okay. Copy na lang natin ito. Okay. Kuha na lang natin. Ito din sa kapila. Break din natin. BR po ang break ha. Yung sa modifier natin. Ang dami na yung attendee ah. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, okay na tayo dyan. Pag pumunta kayo sa kuwan, sa may layout, pag tinignan niyo yan, yan yung tawag ito, yung sa isometric, sa floor plan. Na depende sa inyo kung ito gawin yung tawag ito, yung dito lang, yung nakapokus kayo dito. No? Yung mula sa kitchen, hanggang sa tawag ito sa toilet. Okay? And then copy na lang natin. Ito, copy. Yan. Papunta doon sa kabila. Gawa tayo na isa. Dito. Sa plumbing natin ang tawag. Tapos ito. Ito yung floor plan ninyo sa yung parang i-detail din nyo guys. Yan. Detail natin yan. Ito yung plan. Ito. Yan. Sa CW or cold water. And then gagawa tayo dito ng floor plan isometric. Yan. Dito. I-copy lang natin yung guys para at least makita mo siya. Pero isometric to. Ha? Yan. Pagkatapos nito, i-click niyan.
click nyo sa loob. Yan. Pag-click nyo sa loob yan, guys, kailangan i-isometric natin. Ang sinasabi doon sa isometric is negative B, no? Or ikuan muna natin to. Linisan natin na, no? Either linisan natin yung ano tawag ito? Yung linya na axis na yung hindi natin papakita yung kan. Yung tawag ito, yung wall at saka mga grid or condition structure, no? Wala lang natin muna. Yan. Para ma-establish na natin. Tapos, type kayo ng layer natin. Yan. Tapos, scope natin yung ang ipapakita na natin, guys, yung walang ha, yung tinatawag ito na tawag ito. Yung WC lang. WC, CW pala, open water. Yung dimension, wala. Kailangan nakakop or either dito, guys, dito. Dito sa may, ano tawag ito, sa baba, mayroon dyan na tawag ito. I-scroll nyo papunta dito sa kabila. I-press natin. Yan. Yung example, yung dimension. Yan. Oh. Tapos yung huwag nyo i-open yung dimension, tama. Tapos yung patawag dito. Kasi symmetric lang, kailangan na natin siguro dito ng yung cold water natin. No? Wala tayong kwan, wala tayong door din. Tapos furniture, tagalin din natin. Tapos yung grid. Stair. Hindi naman nakikita yung stair doon. Tapos yung structural. Tapos yung wall. Tapos yung tinatawag ng window. Okay? Kasi presentation lang to, guys, na para ma-visualize. Hindi na kwan. Ulit. Dito. Okay. Viewport. Ito. Bakit hindi na kwan? Okay. Dimension. Dito pala sa kabila. Sorry, guys. Depende sa inyo yan sa pano, sa may tinatawag ito sa may construction or sa kumpanya rin, no? Yan. Kailangan lang natin, ito lang ipapakita natin, no? Yan yun, so. Diba? Yan. Tapos, tingnan natin kung baka nakalock to. Display. Okay. Hindi nakalock. Yan palagi yung panyo. Pagkatapos, punta dito sa loob. Double click nyo sa loob. Pag-click nyo yan sa loob, mag-type kayo ng negative B or view. Tapos, spacebar or enter. Tapos, type kayo ng south or S. E. Okay? South is yan. Kailangan ito lang ang makikita nyo. Or kung gusto niyo para at least ma yung grid i-off nyo, guys, ha? Grid. F7. Hindi kasi makikita eh. Wait. F7 natin. Yan, guys, oh. I-shift ninyo
pwede rin makita kung either na anong dapat niyo ipakita doon sa mga engineers niyo, as engineers niyo. Double click niyo muna para ma-zoom natin. Yan. Kasi nakakuan siya, yung source niya na doon sa kabila. Balik natin, negative B. Shoutest now. Yan. Pero kailangan natin, balik na rin itong parang mirror siya. Either shift na lang natin or shift tapos i-drag ninyo. Kung kaya na kuha nyo, computer din ba siya? Yan sana siya. Tapos, panakihin na lang natin yung symmetric natin. Tapos, zoom natin. Ano W? South, under, south. Okay, yan. For example. Oops, sorry. Establish muna natin sa para at least pag natapos na tayo sa kwan sa ito easy na lang yung sa kwan sa may formula natin yan. Okay yan tapos hindi ko makita yung grid ayan yan. Grid yan. Iyot natin yung grid or F7 guys ah. Yan. Para makita natin. Yan. Ngayon, yan yung nakikita nyo ngayon sa isometric natin. Okay? Yan o. Pero, kasi sabi ko sa inyo kanina, ikuha natin, ano tawag ito? Dalawang ikuha natin kung either sa baba or sa taas yung gagamitin yun tawag ito yung sa paglatag na po ng paglatag ng tawag ito ng tubo or ng pipe. Okay eh dahil sabi ko nga sa inyo kanina is sa taas i-off natin yung ano LA natin or layer natin. Yan. Tapos, i-off na yun natin. Sorry. I-off natin or off natin. What? Ito. Off din natin. Yan. Off. Dimension off. Door off, furniture off, grid off, tapos stair, structural, wall, window, tapos X natin dito, yan, para walang kwan, ano tawag ito, yung maka-concentrate ka sa ginagawa mo, okay, yung kung sa plumbing na, yun yung purpose ng layer. Kasi kung wala tayong layer, yun lang. Ang tawag ko lang. No. Ngayon, ipa natin. Igawin natin ngayon yung tawag ito. Ipa natin. Kailangan, kasi nasa kwan tayo, nasa taas, ipa natin. I-move natin. No. Negative B, i-front natin po. Yan. F for front. Okay. Tapos ito po. Yan. I-move po natin. Siguro sabihin natin na 225 or 2,500 po. Yung 1 natin. 2,500.
Okay. Yan po yung iba natin. Tapos, gagawa lang tayo dito ng line din. Polyline. No? Polyline. May dalawa pong polyline. O ganyan. No? Enter ko ito ha, para at least makuha natin mamaya. Ganyan. And then, no? Oops. Sorry. Dito tayo sa layer. Puntahan natin yung CW natin. Yan. Para sa target natin na line. Tapos yan. Gawin natin yan. One. Yan. Okay. Tapos, pagkatapos nyan, dito din sa kabila, walang problema yan sa one. Sa kabila. If i-fill po natin R and then 50 parang 5 niya ata 5 lang yan no baba F R mga 10 example lang ito guys ah lagyan natin ng F. Tapos, i-scroll niyo po or yung scroll niyo shape po ninyo no? Negative B ano lang, negative B north, south wala south, north siguro negative B south, north wala din negative B, south, east na lang yan. Tapos, ito siya image properties po natin. Yan. Dito. Yan. Yan. Para makita po natin. No? Tapos, dito, imumove po natin. Ito. Imumove po natin. Yan. Sa dito po. Either ganyan na lang. Okay. Gawa na lang tayo dito ng sa right. Negative B. Gawa na lang. Negative B. Okay. Negative B. Right. Right. Okay. Shift na natin dito. Okay. And then down. Polyline po. No? And then dito. Ayan. Okay. Yan to. Kuha ko muna. Yung dito sa to. Okay. One natin and then match properties po natin dito yan tapos F para sa pili po and then R 50 yan o hindi tayo ulit wala lang ito yan pataas ganyan attach dito tapos ito po yung exist natin kanina delete lang natin kasi hindi hindi nagpabalik yung kuha niya yung tawag ito yung feeling niya po kasi ginawa natin yun naka-tap tayo okay then F R pili natin yan tama yung bit yan yan and then ito
Atakin na lang natin. Natin. Negative P. And then RI. Saray po. Yan. Tapos ito. Kuha natin. Kung ilang kuha natin, sabihin natin. 9 minus 900 or 800 to 17. Ano? Kuha natin yung 17. Ayan. Tapos ito. Ano lang po. Okay. And then shift scroll. Tingnan po natin. Ayan. Script scroll natin. Yung sa mouse po. And then delete natin po to. Ayan. And then ito. Delete natin. Tapos dito po sa kabila, i-copy na natin. Either copy natin yan or kasi may kuha na tayo eh. May submitted na tayo eh. Ganito. Tapos ito. Ito siya. I-copy na lang natin doon. Okay. Tapos ito. Ito po. Tingnan natin dyan. Tapos ito, i-adjust po natin. Ayan. Okay. Pagkatapos nyan, ito yung mga circle natin. Pwede natin eh. Lalagay natin dito sa baba na lang. Okay? Move. Para at least may reference yung sa tawag ito. So may kuha natin. Yan. Okay? Ngayon, magkuha tayo dito. Magka-copy na, magka-copy tayo nito, no? Yung arrow natin. Yung arrow natin. Copy natin. Yan. Copy dito. Yan. Sample dito lang muna. Or to off natin. Yan. Tapos, kailangan dito po, nakababa, no? And then, erotin natin. 3DR 3DR or 3D rotate. Yan. Tapos nilalagay po natin ito yung kailangan natin nasa kabila ito. Yan. Tama ba? Yan. Tapos sabihin natin or 2. Yan. Baba. 90. Negative 90. Oops. Mali. Mali dyan. Ay, mali pala. Sorry. Kailangan pala pula yung ikot natin. 3R ulit. Yung magro-rotate po yung isometric. Isometric yung object 3R. Yan. Alangin, kailangan po natin yung pula, no? Para pumaba yung arrow. Yan. 90 po. Lorto muna natin. F8. Yan. 90. Yan po. Tapos skip. Tapos ilalagay na po natin dito, no? Yung move.
down. Yan. Then doon sa kabila din. Yan. Okay. Tapos, copy po natin. And then, pababa. Okay. Okay po. Tapos, sa kabila, ito, okay na to. Kasi nakatay naman tayo dito. I-copy lang po natin ito. Copy po natin. Yan. Now. Tapos, copy natin dito. Okay. Yan. Tapos, gawin natin dito is rotate na naman po. Rotate po natin sa 3D po is 3R. Yan. Tapos, yung kunin po natin yung sa blue po. No. Yan. Tapos, pagkanyan tayo, 90. Kailangan nakakuha tayo, ha? Ano tawag ito? Naka-or 2. And then, M for previous. No. And move, and then previous, enter, enter. Kumaya na yan, iiwan natin, i-adjust natin yung tawag ito, yung iiwan natin. Ayan. Itingnan nyo natin sa taas. Sa negative B, punta tayo sa front muna. No? Ayan. Sana tama. Okay, tama yung kuha natin. Negative B. Negative B, southeast. Tapos delete natin ito. Delete natin po ito. Yan. Tapos sa kabila, copy po natin. Ito. Tapos copy. Maganda nga before Sir Lin. Tapos delete po natin ito. No. Okay. Pagkatapos po, gawa tayo dito. Magawa tayo dito. Ika-copy din natin. Yan. Tapos, copy. Yan. Tapos, rotate po natin. Kasi kailangan po natin ito is naka tawag ito dito kasi yung source natin pump muna guys ha kasi nalulupat excuse me na okay yan tapos kuha natin pwede siguro ilalagay natin dito para ganyan move natin dun sa dulo yan na tapos ito i-arrow po natin arrow kung sa 2D po sa arrow dito po is sa 3R sa isometric po sa 3D lagay natin dito yung
niya, yung origin. Tapos dito, kablo po na sa atin, ha? Ang nakablo. Tingnan po natin. Yes. Yan. Sample lang yan, ha. Tapos yan. Tapos skip. Tapos dito. Lagay natin dyan. Tapos M. Move po natin ito. Pababa ng 1 second yata dyan. No. Yan. Tapos ito. Ano. Lagay natin mo muna dyan. Yan. Tapos ito. Kasi ito yung source natin. Lagay natin muna dito. Yan. Okay. Tingnan natin. Yan. Pag punta natin dito sa layout to. Das to. Yan na po siya. Oh, nawala yung buwan. Nawala dito yung isa. Oops. One muna. Linger. I-on po natin. Yan. Yan. Okay. Tapos pa ganyan siya. Yan. Okay. Ito guys, oh. Tapos dito sa kuwan na lang, sa kabila. Dito na lang sa kabila, yung source natin. Dito. Baliktarin natin itong kuwan. Easy lang yan. Punta kayo sa right, negative B, R, I, para pupunta tayo sa view ng right, no? Tapos ito, i-copy natin. Yan, dyan. Tapos, i-mirror lang po natin dito. And then, yes. Tapos, kuha natin. I-move natin. Yan. Tapos, akyat. Yan. Okay. Tapos pag ganyan, no, nakataas siya kasi siyang nagsusupply. Pagdating dito sa may kwan, guys, yan, no, yan na yung isometric natin. Okay? Ito na. Ito na yung isometric natin. Iwan ko kung matutuwa yung engineer nyo or kayong matutuwa. Pagkatapos, ilalagay na lang ninyo. Ganon din sa text, guys. Sir, pwede ba namin malagyan ng text yan yung isometric? Opo, pwede natin po malagyan yan. Okay, dito po. Yan. For example, dito po sa right, negative P, right, R-I. Yan, on. Front pala, sorry. Negative P, front. Tapos, ano ba ito? Ito lang muna. Wala ito. Delete natin. Negative P, front natin po. Tapos, magti-text ako. No? Text, T. Yan. Tapos, magiging natin. Sabihin natin, ano yun, 40, yan. Tapos yung diameter niya, CW or cold water, CW,
Yan. Tapos, yan naman siguro. Kailangan guys dito, naka-2D kayo muna ha. Hindi yung 3D. Hindi ma-highlight ha. Gawin natin dito 150. Ayan. Tapos dito. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng ellipse dito, no? For example lang to. Ayan. Oops. Ayan. Tapos, dito daw. Ayan. Okay. Tapos, shift natin. Ayan o. Tapos, move natin. For example lang to guys ha. Para at least makita nyo yung ginagawa nyo. Ayan. And then, orto natin. Orto off natin. Ayan. I-attach muna natin dyan. And then, M. Move natin. And then, previous. Ayan. Tapos, orto. On. Ayan. Okay. Pagpunta nyo dito sa layout 1 dash 2. Ayan. Diba? Tama ba itong ginagawa ni sir nyo? Oops. Kailangan. Ano? Kailangan to ilock. I-lock nyo. Ayan. Tapos, visual natin. Kailangan 2D wireframe or yan. Visual, BS. BS. Tapos, 2D wireframe. Or BS. 2D. Yan. Yan. Para kuhan kayo. Ganun din po sa may tinatawag ito na sa may heater po or sa hot water. Ito lang po yung ginagawa namin sa may opisina para at least makuha nila, ma-determine nila yung water, portable or cold water. Okay? And then, yan lang po yung one, yung sa ang tawag ito sa isometric sa cold water. O minsan may mga fixture mga accessories dito na nilagay na tawag ito. Ay dito papaba dito, mayroong 32 ito 35 mga ganyan. Depende na po sa inyo yan ha. Ito sample, sir. Pwede ba ito? Yung 40, sir, ilalagay namin sa kwan. Lagay namin dito sa baba. Okay, pwede din. Copy lang ninyo po. Yan. Yan. Tapos, ikuha nyo po yung kwan, yung orto opo. Kailangan naka-free siya. Yan. And then, kailangan po yung visualization nito, kailangan hindi naka-overlap. Kailangan kababa. Yan. And then, orto. Orto on. Yan. Okay. Tapos ito, nalagyan nyo ito ng ano ito, 25. 20 lang yata. Yan. Yan. Tapos, dito, sa may tawag ito, sa, dito sa kabila is 32 po ito. Ha? Yun lang po yung maambag ko sa isometric. Hindi na yun po yung F5 yata. Meron kasing ginagamit nila na F5. Kasi pagdating dito, tingnan nyo po, ano? Yan.
Tapos dito po, yung presentation to, kailangan i-off nyo to, yung text ng plumbing. Okay? Kasi may kwan dito, may description naman, kasi detailed to ng ditong lugar ng tawag ito, yung sa kitchen at saka sa plumbing or sa water nila. Okay? Yung sa drainage din, ganun din po yung gawin ninyo. No? Kasi hindi ko na ipan, hindi ko na i-elaborate pa para at least may call na kayo. Okay? Kasi magpo-proceed pa ako ng kwan, tawag ito, ng modeling. Okay? Ito po yung sa na tinatawag natin na isometric. Kung nasa trabaho na kayo ng sa discipline ng plumbing, ito po yung ginagawa. Okay? And then, I will proceed sa tawag ito, sa tinatawag na 3D. Negative B, kailangan nakaganyan siya, di ba? Balik po, negative B, and then tap po. Tap. And yung visual natin, kasi naka-wireframe tayo. BS, and then 2D. Or, para hindi na kayo mag-aguan, dito na lang ngayon. No? Yan, no? May, nasa 2D wireframe tayo ngayon. Okay? Okay na ba sa inyo yun po? Yes, sir. And then, yung paggawa ng kwan, yung paggawa ng 3D, simple lang po. Ito ngayon, nasa annotate po tayo itong interface ng AutoCAD. No? Eh, sir, gusto ko sa 3D interface po tayo. May nakikita kayo dito sa baba. Kung gusto niyo ng 3D environment or interface modeling sa AutoCAD, makita niyo po yung gear dito or work tawag ito, work switching na tinatawag. Ito po yung arrow na to. I-click niyo po yun. Tapos, ayan o, nasa kuwan tayo. Yung iba kasi, yung iba isa sa klase na basic modeling or dahil kuwan tayo, gusto nyo sa 3D, tingnan po natin yung interface ng basic 3D basic to. Tingnan natin. Okay? Ito po yung basic 3D basic po interface. Eh, sa modeling, tingnan din natin. 3D modeling. Yan. Ganun din pala. Pero, may ipuan lang siya. Tingnan mo ba? Yan. May solid surface siya. A solid surface mesh. Yan. Tingnan nyo natin yung annotation. Annotation. Ayan o. Ang ibahan ng annotate, insert rin sa kagat. Insert, annotate, parametric, view, ganyan lang. So kung gusto ninyo, pili kayo dito. Pero yun ang advice ko sa inyo, huwag kayong huwag kayong pumili ng tawag dito, ng interface. Kasi kung sa may interview po, nag-o-observe din yung nag-interview sa inyo. Kung naglalayan lang kayo sa tawag ito sa interface, makikita po. Makikita kasi ng interviewer, ito, bago pa to. Yung parang na-distinguish niya talaga po. Kung anong label ka sa kwan, tinatawag na sa AutoCAD. Kasi yung parang kwan lang, yung ano tawag ito, para sabihin na expert ka daw, pupunta ka na sa annotate or yeah, pwede naman po yung drafting and annotation ito po. Kasi yung sa amin, at pinatry nila kung marunong ka ba talaga sa 3D. Okay? Ngayon, kung hindi mo yan iniba yung interface, ibig sabihin po, at saka
shortcut yung ginagamit nyo, ibig sabihin po, parang biyasa na po kayo sa AutoCAD. Hindi lang po kayo yung parang tawag ito, may tinatawag dyan na kahit first time, pero hindi gumagamit ng basic commands lang yung first time na to. Ibig sabihin, may nalalaman siya. Yun yung concept. Okay? Ngayon, yun ang introduction para at least makuha kayo. Ano tawag ito? Mabigyan tayo ng tip man lang. Okay? Tapos, punta tayo dito sa kwan. So, may proceed na tayo dito. Sa modeling, basic modeling lang po. Okay? Tapos, ang first na ikuha ninyo sa modeling po is wall lang po. No? Wall po, ha? Yung wall po natin, naka-layer yan. Ibig sabihin, hindi na kayo po mag-wan. Hindi na po kayo mag- yan kasi yung kagandahan sa yung drawing mo is naka-layer na. Naka-layer na or naka-arrange lang by discipline para at least off, call na lang kayo, off, on, off, on, isolate, ganyan. Okay? So, ibig sabihin, i-off po natin yung layer po by doing this one, ipuha natin, type po tayo ng layer, lay, off po. Ayan. Lay off. Okay. Pagka nilay off nyo po yun, ibig sabihin, pwede nyo, every click ng mouse nyo, o enter muna, i-off nyo po yung layer na yun. Para, yung parang kanina, para makakonsentrate kayo sa tinatawag ninyo sa isang discipline lang. Ito, i-off natin. Tapos ito po. Okay, tapos ito po. Yan. No. Tapos ito. Yes. Yes. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito. Yan. Okay. O ngayon, okay na. Kailangan, wall mo lang yung kailangan natin. No? Tapos, yung sa wall na po yun, inscribe nyo, call nyo lang po. Ano tawag ito? Sketch nyo ulit ito para sa 3D po. PL natin. Huwag itong i-gawin ito, ha? I-delete ito. Yan. Tapos dito. Yan. Tapos dito. Dito. No. Yan. Tapos ito. Yan. Pagkatapos po yun, huwag nyo pong ito na. Diretso na po kayo sa C. Type kayo ng C po. Yan. Close the polyline. Okay? Yan. Tapos, hey sir, hindi nakita dahil nandun, nandito po tayo sa tinatawag na tawag ito, yun sa cold water. I-kukunin natin yun. I-on muna natin yung cold water. Tapos, ito po, imamatch po natin. Ito. Itong wall na to. Ito po. No? Okay? Imay po, ha? Okay? Tapos, i-open natin dito. Yan. And then, yeah. Tapos, dito po sa layer, pabalik kayo sa layer. Tapos, yung ano po natin is wall na po. Double click mo po yung wall. Double click natin yan. Tapos, yung una po is
teacher, isa lang ba yung template ng 2D at saka 3D? Yes po. Para at least malaman ninyo yung 2D pala, yun pa rin yung 3D natin. Okay? Tapos, sa 3D, marami nagsasabi na extrusion lang. Di ba? Extrusion or extrude. Okay po, yun yung kung talaga yung tawag ito, yung 3D. All extrusion. Extrusion, pero pagdating nyo po dito sa Saudi, kung 3D po kayo, 3D muli, modeler, mas malaki po yung kwan po, chance na matagdagaan. Iba po kayo sa mga 2D lang, sa South 2D dito. Okay? Or kahit sa ibang bansa. Kung marunong kayo sa 2D, 3D. No? Tapos, ipa natin, extrude natin. Yung extrude po dito is EXT lang po. No, type lang kayo. Okay? Or extrude. Okay? Tapos, enter or spacebar. Yan lang po. Tapos, dito. Yan. Or, baka magkaka kayo, gawa na lang kayo ng isa din. No? Yung dito. Yung wall. Mamaya na yung wall sa sa internal. Okay? EXT or extrude natin. Yan. And then, enter. And then, sabihin natin yung plan niya is 3 meters or 3,000. Yan. Sir, 2D pa rin yun, sir? Yes. 2D pa rin po. Pero pagka nag-type kayo ng negative B, negative B, audio, southeast po. Yan na sir. Kasi 2D pa rin. Parang isometric lang. Okay. I-visual natin. BS. And then C for conceptual. Yan po. O, 3D na siya, di ba? Now, tapos, ilalagay po natin to sa layer po. At least, hindi tayo magpapan. Hindi kayo kailangan every time na meron kayong bagong object, ilalagay nyo po sa layer para one po yung arrange yung layer nyo, yung drawing nyo pala. Okay? LA. Tapos, gawa po tayo dito ng new layer, alt-head, or dito lang po dito kayo. Tapos, ipan nyo type mo 3D. 3D object or basta 3D. Yan na lang. No? Tapos, enter. And then, close natin ito. Yan. Tapos, ito. Kasi 3D tayo, nasa wall siya, na layer, kailangan nasa, ilagay natin sa 3D din. Dito. And then, double click dito sa labas po, tapos skip. No? Okay? Tapos, ikuan natin po. I-off natin to yung 3D. Yan, off natin. Yan. Okay? Tapos, punta na naman po sa internal. Negative B, and then punta sa top. Yan. No? Para masanay po ba yun? And then, polyline. Wall pa rin. Yan. Okay? Tapos, polyline dito. Yan. Dito. Yan. Dito. Dito. Yan. And then, pagdating nyo po dito, magsisihin na lang kayo. C to close. Yan. And then, ulit. Ikuha natin yung extrude. EXT. Yan. Dito. Dito siya. Ayan. And then, enter. Yan. Tapos, ikuha na naman.
3,000 or 3 meters. Okay? Tapos negative B, southwest. Okay? Ngayon, sa kwan po tayo, sa tawag ito, sa internal wall. Pagkatapos, kwan natin yung 3D. Ah, ito, yung 3D, yung outside natin. Kasi baka makapanahon. Ano tawag ito? Malampas sa tinatawag ito na limitation. Kasi sabi ito, siya nalang focus din sa, at least yung basic ninyo, nagkuha na kayo. Pagkatapos, ang modifier na lang, no? Tapos modifier din, mayroon din modifier. Eh sir, paano namin makukuha yung wall talaga? Kasi yan, nakukuha niyan, solid. Eh, magkatay po kayo ng isa subtract po natin, no? Subtract yung malat, yung outside object to internal object. Okay? Or by type dito, subtract is issue po. And subtract. Okay? And sabi daw, isubtract, pareha din sa mathematics na yung malaki, isubtract mo sa maliit. Okay? Eh, sabi dito, select object. Ano? Diyan o. Select object. Yung unang object daw ito. Yan. No? Ito yung malaki. Para sigurado. Yan. And then po, yung second po is tinder po natin. Tapos sasabihin niya object to subtract. Ito po. Yung buwan natin. Yan. No. Kailangan nagkakuhan kayo dito kalabasa yung tinakain nyo para at least yan, buwan natin. Tapos enter. Yan. Yan o. Butas na po. Ang ginagawa ko po, shift lang. Shift and then yung scroll nyo, i-press nyo po. Okay? Yan o. Okay pa? Yan. Okay? Shift lang po ah. Laruin nyo lang po yung yung tawag ito. Yung user. UCS nyo po. Or user coordinate system. Okay? Pagkatapos, okay na to. Yan. Okay na yan. Eh, i-open natin. Kasi mayroon pa po tayong tinatawag ito na yung isa-subtract po natin dito sa tawag ito. Yung ano ba ito? Yung window, doors, di ba? Ipuha natin. 3D, open naman. Open natin. Sayang. Ayan. And then, negative B po. Negative B. Punta na po tayo sa top na po. Top na naman. Okay? Tapos, visual natin, kailangan na sa 2D wireframe po tayo. BS for 2D. BS, enter, and then 2D. 2D wireframe. Okay? Tapos, ipalabas natin yung doors. Yung doors na yun. Kailangan po, patay ng doors. Yan. Yun po natin. Yan. Ah, isa lang. No, dito lang. Okay? Pagkatapos, kuhan natin. Rectangle na lang po. No? Rectangle. Yan. Isang ganito.
travel. Tapos, extrude po natin. Kuhan muna. Isang ito, rectangle, tapos gagawa tayo ng rectangle din dito sa baba. Tapos, ikuhan po natin. Tawag ito. I-stretch po. Pababa. Yan. No. Umaya na po yung explain ko bakit na kumagawa ko dito sa baba. Para at least malaman yun. Ito po, pumutasan natin yung tinatawag ito or either ganito nyo. Kapag yan. Ano? Para makita nyo mamaya kung paano i-minus yan. Okay? Tapos, ipan natin. Extrude. Ano? Ito. Ito po. And then, enter. Yung taas po is 2-1 yata. 2,000. 100. And then, yan. Tapos ito din. Extra din natin. Or EXT natin. Ito po. You know? Ito po yung doors natin. 2-1 po. 2-1. Or 2,100. Yan. And then, yung 3D. Po natin. Negative B. Southwest. Wala. You know. Sa likod siya, no? Tapos, i-scroll natin. Scroll. Ano? Yan. Tapos, ipalabasin natin po yung 3D natin. Yung wall natin. Yan. Tapos, i-visual po natin. Dito, or kung ako sa inyo, shortcut lang para at least para may masabi naman yung nag-interview sa iyo kung saan kategori ka o saan saan na-label ka na sa tao sa may okay? Okay? Tapos, ikuan po natin to. I-subtract. Ito po. I-subtract natin ito. Dito po sa wall lang. By using subtract or SU, yung shortcut po, enter. Ito po yung malaki. Okay? Tapos, enter. Tapos, ito po. Yung maliit. Enter. Yan. Okay? Tapos, punta po sa taas. Sa tab, negative B. Tapos, T. Enter. Ito po. Ikaw niyo po. Yan na. Pero, kailangan naka yung visual ninyo po dito, yung concept ninyo, kailangan po naka-2D kayo, no? 2D wireframe. Para sasabihin sa inyo na expert kayo, shortcut lang. Para sigurado yung kinabukasan nyo sa kumpanya nyo kung pwede na tatanggapin kayo. Kasi 100%. Okay? Yan. Tapos yung tawag ito, yung window, no? Window. Kuhan natin. Tawag ito. I-close natin ito. Yung 3D. Okay? Tapos, yung window natin. Yan. Kuhan na lang natin. Open na lang natin yung kuhan din. Ito. Ito. Yan. Mamaya, ipuan natin yan. Huwag muna yan. Para at least, ipuan tayo. Tawag ito. Gawin natin reference. And then, gawa po tayo ng rectangle lang po. Yan. Iti-trace po lahat dito. Yan. Trace. Enter. Yan. Yan. Ito pa. Dito po. Parang ito din. Enter. Yan. Okay.
Pagkatapos po, extrude po natin. Yan, ito. 1. Ito, 2. 3. Okay. Okay. Tapos, invert. Yan. Gawin po natin yung, kasi kwento, ano tawag ito? Label po siya ng, tawag ito. Kwan natin po, yung doors po natin, ang doors. Yung window po, is yung top po, is label ng kwan. Tawag ito, doors, is to one muna. No. Okay, to one. And then, mula sa kwan, mula sa tawag ito, mula sa may base o sa floor papuntang kwan is 900. No. Tama ba? Tama ba guys? 900. Tapos kwan natin. Ilagay natin mga dito. Mamaya. Gawa tayo ng mamaya na ilagay natin. Okay. Tapos negative B. Natin. Negative B. Enter. And then front. Yan. Ito po. Lahat po ay window. Isipan po. Kuha natin ito. Ibahin natin ng kulay. Gawin natin ito. Wag lang muna ilagay ng kuha na. Ng material guys. Okay. Gawin natin. Okay. More. Ayan. Ayan. Para ma-distinguish ko siya na yan is doors. And then negative B. F for front. And then gagawa ko dito ng mula sa base na pagkakawakan akyat ako ng ilan. 900. And then yan po. Pagkatapos kuha natin po, i-delete natin yung iba. Okay? I-slice na lang natin, no? Slice or SL or slice. Ito, muna. Enter. Tapos dito po. Ulitin ko po, slice or SL. Itong object, i-slice ko, no? Select object and then enter. Tapos dito po, tapos punta dyan, pang. And then enter lang. Tapos ito, i-delete ko po, no? Okay? Tapos slice again. SL. Ito na naman po. Enter. Tapos ito. Enter. Now. Tapos delete. Tapos again. Slice again. Ito. Enter. Then. Delete. And then ito na po. Yung buha niya. Pag nilagay nyo po sa South Asia, negative B, South East. Okay? And then, alam ko naman na marami dito mga architects. So, alam na, ibubutasan muna natin, no? Ibubutasan natin muna. Negative B, South, yan. Ito. Copy natin. Ibutasan, no? Copy muna natin na para at least may kwento po tayo. Copy. Para refresh po mamaya. No? Tapos, palabas yung 3D natin. Tapos, negative B. Surface. Yan. Tapos, subtract. No. Po. Yan. Ito. Enter. Ito po. Enter.
isang buwan na ako sa sabitan yan. Again, resume. Enter. Ito po. Enter. Tapos, issue. Ito pong wall. Enter. Tapos ito po. Enter. Yan. Now, tapos, punta kayo sa taas again. Na naman. Tapos, isi-slice natin. At depende po sa inyo kung i-slice ito. Or kayo pong bahala, no? Yan. Tapos, slice ko dito. Patayin ko ito. Bahala na kayo, ha? Kasi ito lang yung tapos, slice ko. Dito. Yan. Tapos ito. Remove nila. Tapos, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Lagay yung dati doon sa loob, kung ganyan. Yan. Tapos, ganun din dito po. Slice po natin. Tingin po natin. Tapos, ito. Again. Dito po. Dito. Dito. Ito yung dito. Ay, dito. Tama ba? Ay, dito. Ito. Delete. Tapos, ito. Delete. Tapos, ito po. Move po natin. Depende po sa inyo yan, ha? Kaya sa akin po, nag-call na ako. Yan, tapos, move po natin dito. Kasi may iba tayo ng kwan, eh. Logical na kwan, na pag-iisip. Yan, tapos dito sa kabila. Yan. Enter. Tapos, ito po. Tapos ito, delete. Ito din, delete. Tapos ito. Para may presentation lang po tayo. Tapos i-move natin dito. Okay? Tapos pagka nilagay niyo yun sa plan, tinatawag na 3D, or i-visual po natin. Dito sa modules, modules. Okay? Apo ganyan. Visual po natin. BSC. Yun po siya. Ito na po yung 3D nyo po. Yan. Ano? Para at least po, makita nyo lang yung pinaka-basic ng 3D. Okay. Okay. Yung po lahat nakapantay po yan sa kanya. Yung window niya nakapantay po yan. Pero depende po sa inyo kung lalagyan nyo dito ng frame niya. Sa inyo na po yun. Okay. Baka yung iba dyan may alam na sa 3D, pili po kayong magtanong po para at least ma'am nurse, pili po kayong mag-break muna 5 minutes. Ma'am nurse, terima kasih.
Yes, ma'am. Okay. And then, lagyan na lang natin po ng panto, ng roping, no? Para at least matapos na itong tawag ito. Yung ginagawa natin na trading. Pero basic lang po ito, ha? Kasi yung kay hintayin nyo po yung schedule ni Saronel para at least doon po kayong matuto talaga sa lahat-lahat ng kung paano gagawa ng fan, ng material. And then, okay? And then, let us proceed sa tinatawag na 3D. Okay? Negative B, punta muna tayo sa top. Yan. Tapos, iupo natin yung 3D muna. Yan. Tapos ito. I-open din natin. Ito, ilalagay ito po natin sa 3D, ha? Para at least. Yan. Oops. Yan. Yes. Okay. And then, wall po tayo. Wall. So, wall. Ay. And then, punta po tayo sa top. Negative B. And then, enter. And then, top, enter. Okay? Tapos po, gagawa po tayo ng square po natin. No? Square, rectangle po. Dito. Wala dito po. Papunta dito po. Okay. And then, ito na siya. Tapos, i-offset po natin. Nang, iwan ko po kung ilan yung offset, pero sa, siguro sabihin natin, 1,000 na lang. Kasi, sample naman to. Eh. 1,000. Yung offset po. Mula dito. Yan. Okay. And then, delete po natin to. No? Either po na gagawa po na tayo ng kwan. Kung anong gusto nyo pa paganyan yung kwan. Yung kwan nyo, paganyan. Auto-on muna. Ganyan. Or depende sa akin. Ano ba? Ganyan. Ganyan. Depende po sa atin para at least wala tayo. Pero kung gusto nyo po na ganito lang, simple lang po yun. Or, ano tawag ito? Yung hatiin na lang. Yung parang ganito. Center ka dito, pwede na lang. At saka dahil, ano tawag ito, nasa prone kayo po ganyan. Yan. Ano? Okay naman sa inyo yan. Yan lang. Yan. Para dito sa kabila, ilalagay natin yung firewall ninyo. Pag-ipindi sa inyo. Ito na lang para at least. Tapos, extrude po natin yung rectangle natin na ginawa. Enter. And then, 1.5 siguro. 1.5 or 1.2. No. 1.2 yung tahas ng akwa natin, ng rope natin. Yan. Tapos i-visual po natin by 2. 2 lang po ah. Pwede ng 2D or 2. Wala pong problema yan. No. Tapos pupunta po tayo dito sa left and right or whatever na gusto ninyo. No. Ganyan. Hindi lang po sa front. No. Negative B, R, I. Ayan. Hinaan po natin. Okay. Ito po. Ito po yung po natin. Lagyan natin dito. Ayan. Patangas. Porto muna. Ayan. Okay.
Okay. And then negative B RI. Yan. Kasi marunong na kayo sa kwan na tinatawag na tawag ito. Yung kanina na sa may yung slice. Ganun po yung gagawin natin dito, slice din po. Okay? Nung unahin natin dito po sa front. Kuha natin yung front. Negative B. Okay. Negative B. Front F. And then slice. Ito po. No? Tapos click kayo dito po. Yan. Ito po. Enter. So, bila naman. Enter. Repetition lang po ha. Huwag na kayong magpa. Repetition. Enter nyo lang po. At saka dito. Enter. Tapos, i-delete lang po ito. No. Delete. Yan. Tingnan po natin. Yan. Visual. Visual C. Enter and C. Insert. Yan. No. Yan. Tapos po dito, right po tayo kasi kukunin po natin yung itong kwan. Ito po. Dito yung slide na naman to. Right po tayo. Negative P, R, I. Tapos slice po. Ito po. Yan. Select and then enter. Tapos dito po. And then, dito. Yan, enter. Tapos, delete. And then, ito po. Kasi nasa base tayo, i-move po natin ng 3 meters. O, 3,000. Ito. Na. Tapos, delete po natin ito. Yan. Okay. Pagkatapos, visual po natin. B, S, C. Yan po. Yan na siya po. Tumpan po natin. Yan. Tumpan natin yung grid. Yan. Tapos, i-on po natin yung 3D po natin. Yan. 3D object. Ito na po siya. Yan. Okay. Depende po sa inyo yan kung dito sa likod ikuan nyo din alagay nyo din ang handle dito para sa front ang problema. Now ang importante po ma-visualize nyo yung 3D. Okay? Okay? Any question po dito? Kung may question po i-ikuan nyo lang ha. I-comment lang po para at least may fun kayo. Tapos, sir, about sir, ipiprint natin. Pwede din po ipiprint natin ito. Yung pagpiprint niyo po, hindi po dito sa may tablo. Dito po sa model. Dito po kayo magpiprint sa either po na camera yung gamitin niyo or kung na lang, negative P, tapos i-scroll na lang para kung ano yun, no? Yan, ipon natin. Ito. Yan. Wala, no? And then, copy natin. Tapos, to end, and then copy. Yan. Dito na. And then ito, gagawa tayo ulit ng, ano tawag ito? Ng viewport po, or MV. Yan. Tapos dito po. Pero yung ipapasa niyo po sa kwan, sa may exercise po sa folder niyo sa may sa question niyo. Kailangan po yung
ano tawag ito, yung mga tawag ito, yung wala yung sorry po ah, ay excuse me natin yung exercise lang po, okay? Yan. Pero wala pa itong ano tawag ito, wala siyang material. Yung pag-material po nito, si Sir Romel na po yung bahala sa 3D po. Okay? Ito po yung ito po yung 3D natin. Pwede po natin i-print to. Pero lahat ng exercise doon, ipon nyo lang as 2D na lang. At saka PDF na lang yung ipapasa sa question niya. Okay? Yung project ninyo. Kasi kung wala daw project to, wala din yung certificate, di ba? Okay? Yung 3D po, optional po ito. Kung ano tawag ito, kung gusto niyo po, wala pong problema. Kung hindi niyo po gusto na lagay yung 3D, wala pong problema. Okay? Pero yung lahat ng exercise sana doon, ano tawag ito, execute po ninyo. Ito po yung 3D, yung basic 3D po, or pwede isa pa lang po, parang preparation na lang kaysa ko din. No? Okay? And then, yan lang po. At saka, magandang gabi dyan sa Pilipinas. At sana na nakakuha din kayo kahit maliit lang na portion ng knowledge namin o mga talent namin about sa AutoCAD na para i-share sa Pilipinas o sa mga estudyante o yung dito din sa may Saudi Arabia na nagtatrabaho. And then mga kababayan, thank you very much po sa inyo at saka sa lahat po ng mga attending. Ma'am Nels, balik po sa iyo. Siguro ma'am, siguro mga 1 week ka siguro mula ngayon. Pwede ba yan? Mga 7 days. Yeah. Opo. Friday na lang siguro. PDF lang po yung kailangan namin ha. Sa mga what po, mga attendee po or naka-register po. Yes, yes, ma'am, Sir Jim. Ano license man, license to carry? Ah, okay. Pasalamat pala yung mga estudyante dito ng mga architects kasi kuha pala ito. Para po nila sa mga license nila. Mas okay yan. Ibig sabihin nyo lang please po ito sa mga architects. Wow.
Ada. Ngayon hindi pa kasi is COVID. Siguro sa asa ko na. Okay.